Patuloy pong nakatutok ang buong puwersa ng GMA News and Public Affairs sa pananalasa ng Bagyong Glenda. Si Cara David nasa Camarines Norte. Nasa Quezon Province naman si Michael Fahatin. Si Cedric Castillo nakaantabay sa mga paghahanda dito sa Metro Manila. Habang si Chino Gaston magbabalita mula sa Obando, Bulacan. Kasalukuyang hinahagupit ng Bagyong Glenda ang probinsya ng Albay. Pasado alas 6 ng gabi nung una itong naglandfall mula sa Pacific Ocean, dala ang malakas na hangin at ulan. Mabuti at maagang nakapag-evacuate ang ilang residente. My report si Steve Dailisi. Naglalalit ang alon. Walang patid sa pagsayaw sa bugso ng hangin ng mga puno na sinasabayan ng buhos ng ulan. Patikim pa lang ito ng paparating pa lang na bagyong si Glenda pasado alas 4 ng hapon dito sa probinsya ng Albay. Isa itong San Roque sa mga coastal barangay dito sa Legazpi City. Karamihan sa mga residente dito sa Dalampasigan, nilisa na yung kanilang mga tahanan. Tanging mga lalaki na lamang inaiwan. Inaantabayanan nila yung paglaki pa nitong mga alon. Mangyari kasi low tide pa sa ngayon. Pero kapag nag-high tide at sinabayan ng malakas na iip ng hangin, kapag inaabot na yung mismong basketball court, hudyat na raw yon para sila lumikas. Ang lalaking ito, pilit pang inaayos ang bubungan para dili pa rin. Bago nito, sa bayan ng Ginobatan, sunod-sunod ang pagdating ng mga truck. Mga babae na katatanda at bata ang unang isinasakay para dalhin sa evacuation site. Baliwala, kahit mabasa sa ulan, basta raw ligtas na makalikas. Kasi nangyari na rin po kasi sa amin yung rimming. Ayaw po namin na mangyari yung maulit pa uli. Hindi naman gaano binabad ito kaso malakas ang hangin, ulan at saka yung baka lumakas ang hangin ngayon simpre lilikas kami. Ang utos ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, walang ire-rescue habang bumabayo ang bagyo. Don't cross the river. Yan ang major cause ng casualty. Second, don't sail to sea. Wala kaming oras para hanapin ka dyan sa lawak na yan. Pangatlo, para masiguro hindi mo gagawin yung dalawa, kailang ilikas mo. Mula taong 2006 o 8 taon na ang nakalilipas, ngayon lang daw muling makakatikim ng bagyo ang Albay. Zero casualty ang target nila, kaya maagang anunsyo ng suspensyon ng klase. Sinuspindi rin ang pasok ng mga empleyado, mapa pribado o gobyerno. Pinagtatakpan din ang mga babasaging bintana ng mga maagang nagsarang establishmento. Pati mga karatula pinatibay, tiniklop din ang mga billboard para iwas disgrasya. Kailangan bumawi kami. In terms of public investments, in terms of mga strategy namin, nangyayari ng hindi naman to bago sa amin. So yung pag-adjust ng ekonomiya para doon, hindi naman sa pinupospon namin yung gutom namin, hindi man pwede yun. So ang ginagawa lang namin, iba muna ang ginagamit, pero babalik din kami sa normal. Kumpara dati, may sarili ng evacuation center ang marami sa mga bayan, kaya hindi na magsisiksikan sa mga classroom. Ayos pa ang tubig dito. Tapos maganda ang CR, tiles ang CR. Tulungan namin tiles ang saig. Okay po, komportable kami rito. Steve Dailisan, GMA News.